nakakamiss mag-drive. Woo, parang oh, ito hindi pa gaano. Delikado pa rin 'to sa bagyo, itong taas na 'to. Wow! Hello! Ang dami naman tuta. Wow, ang ganda. Oh. Di ba may privacy na? Bigla akong nahilo. Bigla akong nahilo, promise. Simula na Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. Ngayon inaayos ko na po yung mga gamit ko para makabalik tayo ng kalaka. Ang oras natin ay 9:44 po ng umaga. Tinanghali na tayo ng alis dahil hinintay ko pa si Budang na makapasok sa trabaho. Ito na po yung mga gamit ko. Nakaayos na. Yan. Ganito po talaga ako tuwing aalis dito sa Nabotas. O ganun din naman tuwing aalis ako sa kalaka. Napakadami kong dala. Dinadala ko sila kasi hindi mo masasabi kung kailan mo sila magagamit. I mean, importante ang lahat na dalhin kasi magagamit mo sila sa lahat ng oras. Hindi naman sa lahat ng oras. Katulad ng mga camping materials ko, hindi naman tayo palagi halos nagka-camping. Diba? Hindi naman araw-araw. Katulad dito sa Nabotas, hindi naman tayo madalas mag-camping dito. Pero pag merong pagkakataon na biglang merong mag-aya, so meron tayong gagamitin, meron tayong hugutin. Pag iniwan ko to sa Batangas, yung mga gamit ko na to, wala tayong gagamitin sa pagka-camping. Okay, talagang binibit-bit ko siya lahat dito sa Nabotas. Kahit mga ano, mga simpleng araw lang, ganyan. Para, ayan, meron tayong ano, meron tayong mga pang-camping. Kaya po, nakapasok na nga po si Budang. Tulungan nyo lang ako dito na mag-ano, mag-impake ng kaunti. Sa-setup pa natin yung motor, tas maliligo. Ano pa ba? Huwag yung sapatos, huwag dadami. Kung pwede lang talaga magmotor ng nakahubad-hubad eh. Gagawin natin yan para wala na tayong... Okay, joke lang. Ayusin lang natin itong mga gamit natin. Inintay na tayo nila utol doon. Nangingilo talaga ako sa tunog nung... Nangingilo ako sa tunog nung bakal. Tagay lang natin itong mga importanteng gamit na to. Ito pa yung mga ginamit ko sa lakad natin doon sa Ilocos Norte. Salamat ulit kay Parts, no? Pabalik na ako. Mainit na ang panahon natin ngayon at sana wala nang bagyo na parating dahil grabe naman, ilang araw tayong palagi na lang aalis ang bagyo, bigla na lang may babalik na, may palibago na naman. Ito yung aking kapote. Yung kapote ko, nilalagay ko talaga to sa ano, sa ibabaw. Dati kasi, nilagay ko to sa mismong compartment ng motor ko. Eh, di ba ang daming nakapatong doon, tapos may nakatali pa. Eh, hindi natin siya agad makukuha pag umuulan. Ang dami pa natin babaklasin. Kaya ngayon, natuto na ako. Yun nga yung sinasabi na, pag palagi mong ginagawa yung isang bagay, makakabisado mo na siya. Alam mo na yung mga dapat ano, kung saan mo ilalagay, kung saan mo isasalansan, para hindi ka na mahihirapan. Katulad nga ng kapote na to, na dapat palagi nasa ibabaw para pag ano mo, mabilis lang makuha. Yan. Lagay lang natin dyan. Ano pa ba? Sana wala akong maiiwan, no? Mahirap talaga pag merong naiiwan eh. Lagay muna natin tong box. Ay! Bago ako maligo. Para isang bagsakan na lang to. Yeah. Bigat ng box ko. Because the night will be the night that I was put in.
Nasalpak na natin siya. So mamaya na iba pagkaligo ko. Madali na namang isalpak yung iba eh. Inuuna ko lang talaga yung mabibigat para hindi na tayo pagpawisan. Ano pa ba? Wala nang ilalagay doon. Ito, itatali ko lang naman to sa likod. Ito sa unahan na lang. Puro balahibo ng pusa tsaka aso. Halo-halo na yan. Ganyan talaga pag may alaga kayong pusa tsaka aso sa bahay. Hindi maiwasan, lalo na pag kulay itim. Lagay ko na rin itong bag sa likod, pati ito. Para mamaya, bibit-bitin ko, ito na lang. Tama. Tara na. Para pagpawisan din ako, exercise. Isa-isahin na natin. Uy, di ba yung stepping ko? Buti na lang nakita ko. Hindi, wala tayong gagamitin yung stepping. Sagayin natin sa apartment. Aray ko. Yan. Mahirap din maging biyahero, di ba? Setup pa lang talaga. Naku po. Pag-iimpake pa lang. Pawis ka na. Mahirap na masarap. Ganyan yung pinapawis ko pag nagkakabit ako ng mga gamit dyan. Paano kaya kung nakabihis na ako tapos tsaka ako ginawa yan? Diba? Subok na yan. Kung saan sana na ako nakarating, puro ganyan lang yung setup, hindi naman siya natatanggal. Meron pa tayong nagiging sandalan. Ang ano lang, medyo nadadamage yung ating bag dahil palaging naiipit. Pero kasama yun eh. Eh, kung di natin gagamitin, hindi talaga siya masisira. Diba? Okay na siya. Ligo na ako. Para makalistalis na tayo mamaya. Sumisikat na yung araw eh. Mainit na naman. Sasabak na naman tayo sa init. Ito, final na to. Liligo na talaga ako. Naglagit ako agad oh. Oh my goodness! Bihis na tayo. Tapos na akong maligo. May mga panahon talaga na nawawala ako sa momentum pag yung lagi nyo namang ano yung lagi nasabi ko na sa inyo. Pag natitigil ako ng 2 araw, 3 araw, kaya dapat makabalik na tayo. Let's go! Babalik na tayo sa kampanalig. Para makita na rin natin yung bagong bakod na nilagay nila doon. No? May privacy na tayo, hindi na basta-basta pwedeng pumasok. Plano ko na rin ano, pag maayos-ayos yung ano, sa sahod, bibili na ako ng generator. Kahit yung ano muna, yung tag
Tagsi 6,000. Pinag-iisipan ko yung 6,000 or tag 12,000 eh. Kasi pag 6,000, ano lang, yung mga charge lang. Pero pag mga nasa 12,000 pataas, ayun yung mga pwede ka na manood ng TV. Dahil yan. Kasi palaging brownout. Brownout sa ano. Madalas. Kaya kailangan talaga merong generator para kahit wifi man lang ay mabuksan para makapag-update, di ba? Isa pa sa hirap pag-aalis, yung mga alagang aso. Buti na lang nandito si Papa Angel na nag-aasikaso. Kaso lang, alauna pa siya dadating ngayon. I mean, babalik. Ang oras natin ay 10:37. Sabagay, malapit na naman. Diyan lang sila na naiiwan. Alis muna ako, ha? Yan muna kayo. Tapos yung dalawang alaga natin nasa taas. Hindi ko na talaga pinapaalam sa alaga naming pusa na meron pang outside world. Si Papa nga sinasabi, diyan lang naman yan, hayaan mo. Diyan lang daw sa labas maglalaro. Eh, minsan kasi nakakapag-alala din. Hindi mo rin naman ano eh, palaging makikita, di ba? Magugulat ka, nasa bubong na yan. Tapos nasa labas, makikita ng ibang tao. Mainit sa mata. Malulungkot na naman kami dito. Malulungkot na naman si Budang. Siyempre, pinaplano natin na bumalik ng ano, Bukana. Dahil yung isang camera ni Idol ay nasa akin. No? O kailangan. May balik natin yun. Pero baka makakatapos na. Supportahan pa natin si Utol sa kanyang ano, sa kanyang vlog. Let's G. Tanghaling tapat ang biyahe ni Louis TV. Ang ganda ng fit ng damit na to. Kahit ano siya, I mean, kahit pitin siya, yung sa tiyan niya, hindi mapansin na pag medyo malaki na. Hindi siya, hindi buwibilog. Okay, it's time to go. Tara na. Bye-bye, diyan muna kayo, ha? Nas na ako. Sana wala na naman ako nakalimutan, di ba? Lista tayo. I'm going home. Let's G, let's G, let's G, let's G, let's G. Tulad ng dati ito. Dito muna yan sa unahan. All set? Fight! Ito na talaga, wala nang atrasan to. Ito na yun. Bali, November 20. Yeah, November 20 tayo babalik sa Campanalig. Yeah. Ang hirap pa talaga pag ano eh, pag ganun-ganun ka eh, 'di ba? Ang hirap pag yung bahay mo meron dito, meron doon. Pag may mga ganap dito, syempre hindi pwedeng hindi ka uuwi. Kailangan mong umuwi. Kailangan mong pumunta para makita rin yung mga kaibigan mo, yung mga kasamahan mo, di ba? Ganun talaga ang buhay. Ayoko kasi ng ano eh. Ayoko kasi i-give up yung apartment diyan. Kasi dyan ako lumaki. Pag ginibag ko yung apartment dyan, wala na akong tutulugan. Wala na akong tutuluyan. Diba? Meron naman bahay sila Budang sa Bulacan na pwede namin tuluyan. Problema lang talaga pag syempre, pag doon tayo tumira sa Bulacan, malalayo nga ako dito sa aking bayang Sinilangan. Bayan talaga. Lugar o barangay na kinalakihan ko, diba? Kung pupunta ako dito, kung may mga ganap, babalik pa tayo sa Bulacan. Babiyahe pa tayo. Bandang uli, makikitulog na lang ako dito sa Tansa. Di ba? Ang hirap nung ganun. Pero kung ano talaga, kung for good na, eh, Bulacan talaga.
Di ko naman sila pwedeng isama sa Batangas. Dahil alam nyo naman sa Batangas, napaka sobrang ano dun, sobrang tahimik, walang kapitbahay. Diba? Ang layo ng palengke. Yung trabaho. Yung trabaho, bago ka makapagtrabaho, saan pwede magtrabaho doon? Ang lalayo din. Eh sa Bulacan, dikit-dikit na rin ang bahay doon at talagang ano na, marami na mga establishment na pwede niyong pasukan na trabaho. Kung maisipan ni Budang na mag-work, di ba? Kasi alcoholic talaga. Workaholic din yun eh. Si Papa din, siyempre kasama na namin sa bahay yun eh. Si Papa kasi mahilig magkalikot. Tulad ng mga washing nga, ganyan, electric pan. Gusto niya magtayo ng shop. Eh kung sa Batangas yun, makakapagtayo ba siya ng shop doon? Sino mga customer dyan doon? Mga ibon at kuliglig. Kung meron mo magpagawa, ilan lang. Dahil wala naman tayong kapitbahay doon. At kung doon sa taas, ilan lang din naman magpapagawa, diba? Ang dami kong ano eh. Ang dami kong iniisip ng mga pwedeng mangyari. Baga pinakabakasyonan na lang talaga yung ano eh, Batangas. Pero malay natin pagdating ng araw, di ba? At kung talagang stable na, yung meron ka ng ipon at kikitain na talagang may panggastos ka na kahit doon ka na lang. Di walang problema, doon talaga mag-i-stay. Palista tayo. Nakakamiss mag-drive. Parang papunta ulit ako ng Ilocos Norte ah. Panginit ng biyahe natin. Okay na yan kaysa umulan. Kaysa umulan nga naman, 'di ba? Mahirap na. Masarap mag-drive. Hay. Smooth lang, smooth. Si ate nag-emote doon. Nagtakip ng muka. Nagtakip ng muka si ate, nag-emote doon sa may jeep. Feeling niya nasa ano siya, music video. Ay, ako. Aha. Tara ba tayo? I'm here! Sipor na tayo. Sipor na tayo. Yeah! Sabay-sabay tayo! Babay muna na botas! Hello muna, kalaka! Oop, yeah. Sabak na. Nandun na siguro tayo ng mga ano, alas 3. Alas 3 ng hapon. Sarap bumiyahe ngayon, ang ganda ng panahon. Ang ganda ng mood ko ngayon. Ilang araw kasi tayong halos natenga lang sa bahay eh. Kaya nakakamiss bumiyahe. Ang sarap pumiga ng ano, gasolina. No, dito na naman tayo sa mga malalaking truck. Patintero na naman tayo. Pero sana, ano, konti lang truck ngayon, no? Sana konti lang yung truck ngayon para makarating tayo ng, ano, mabilis. Tsaka makaalis tayo agad. Oh, kakasabi ko pa lang na. Kakasabi ko pa lang na wala sana ang truck, eh. Bumungad na agad. Ang lalaki nyo, no? Oh, yeah. Uh-huh.
tubig. Patintero. Patintero na naman tayo nito. Patintero na naman. Pero alas 3 talaga ang labasan ng mga truck dito sa pier. Ayan. Alright. Luneta na tayo. Yeah, baby. Namamasyal pa sa luneta. Hindi ko pa kayo napapasyal dyan, no? So, sunod nga, ipapasyal ko kayo dyan. Yung mga subscriber natin na hindi pa nakapunta ng luneta. Para makita nyo. Maraming ano dyan. Sa luneta, yung mga... May mga nagtitinda, may mga nagde-debate tungkol sa relihiyon. Ang dami dyan, no? Mga nagde-debate, iba-ibang religion, no? Ang sarap makinig. May matututunan ka, may mga part na matatawa ka sa mga pinagsasabi nila. Ang pampalipas oras. Pero pag tungkol naman sa salita ng Diyos, ayos naman, di ba? Pero yung kasi, pag ano, may mga maririnig kang mga iba-ibang sinasabi. Bibili muna ako ng gloves doon sa may ano, bandang Paranaque. Dahil ang itim na naman ang aking kamay. Kita nyo ang itim na, oh. Dito na naman tayo sa glove na maiiwan natin. Pag hinuhubad din, nakakabwisi talaga itong bilang makakalimutin. Ay nako. Hirap din maging magiging ano, magiging tawag doon. Na magiging makakalimutin. May mga bagay na imbis na mapapabilis, eh mas napapabagal pag nakakalimutan mo isang bagay. Lalo na pag aalis, may mailalapag ka isang bagay, di ba? O, imbis na nakalakad ka na, hahanapin mo pa. Hirap talaga. Bili tayo ng gloves dito. Boss, wala ba kayong gloves na ano yung makapal? Ito. Magkano yan? 180 lang. Ha? 180. Wala ba yung all black? All black? Mm-hmm. Ito. Ay. Ito. Wala, bas daliri? Meron akong boss. Ito, ito, ito yung buo. 350. Oo. Oh. Sunog na yung balat ko, eh. Ganda ito pang biyahe-biyahe. Oo, oh, ano. Oo, oh, ganito rin yung akin dati na ano lang, eh. Nawala. Wala ibang design? Wala. Yan yung ano, original yan, eh. Yan ang mga balat ka. Mm-hmm. Ito yung nakasalba sa akin nung biyahe natin ng ano, ng papuntang Kalinga. Kung wala akong ganito, malamang butas yung buto ko dito. Oh, thank you. Uy, op, op. Na, sir, nalaglag, makikisuyo. Thank you. Oh, yes, pogi na yung kamay natin. Thank you. Yeah. Ito pa isang problema natin, eh. Pag naiihi ako, hindi ako basta-basta pwedeng ano, umihi sa mga fast food dahil yung aking gamit na naman hindi ko maiiwan. So maghanap na lang tayo ng area na walang ganong tao, ate, madam mo, mga kanal-kanal. Lumalapit lang sa atin yung motor. Teka, nakalimutan ko sa gasolinahan, pwede palang umihi. Diba, medyo malapit na yung gamit natin. Ayan, diba, gasolinahan. Hindi ako magpapagas, iihi ako pero sarado. Teka.
Yung ihin, ah, ginagawa lang. Ito bumihi. Saan ba yung CR? Ito. Yung ihina ako. Ah, ihin muna tayo. Ay! My goodness. Ihin muna ako mamaya na ha. Baka makita nyo to eh. Ay, salamat. Nailabas ko rin yung kailangan mailabas. Sa totoo lang, ayoko nagpipigil ng ihi. Masama yun. Tara. Uy! Kinagawa pa rin pala yung daan dito. Mali tayo ng diskarte. Dapat pala dumiretso na tayo dun Imus pa dire-diretso. Hindi na tayo dumaan dito. Pero pagdating naman banda dito eh, pag napasok tayo, malubog na. No, diba? So, yung gitna ang ginagawa. Sana malubog na dun sa part na yun. Kakain muna ako. Ang oras natin ay 12:54 na po. Kakasira pa lang ng mga daan dito. Papalitan, election na kasi. Susunod, di muna tayo dadaan dito. Ginagawa pala ang daan. Bilis, naliligo tayo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sakto! Sakto, baby! Yeah. Doon na tayo kakain sa may bypass. Mas maraming kainan doon na presko. Dito na tayo sa may Toyota Silang. Lapit na tayo sa bypass. Nagugutom na mi. Harap tayo ng maayos na kainan. Yung presko, masarap tumambay. Woohoo! Wow! Kanta ng motor, oh. Kanan na tayo dito. Pasok. Oh, nasaan may mga kainan dyan, oh. Kailangan ko na kumain. Bypass na tayo. Mami, ayaw ko dyan nakatayo eh. Gusto ko ma-relax. Parang gusto ko rin ng buko ah. Buko tayo. Ano ba? Buko muna bago kumain o kumain muna bago magbuko? Litong-lito. Dito mukhang maraming kainan dito. Maraming nakahinto eh.
kainan o bilihan ng prutas. Nasaan na ang kainan? Dito may kainan dito. Tignan natin, mukhang masarap din ito. Oh, kainan. Kain tayo dito. Gugutom na ako, baby. Kain tayo dito. Oh, masarap eh. Anong ulam? Ano to, lechon? Lechon paksiw. Sige, isa nga. Ano ba to? Kain ko yan, balon. Kain. Tapos na ako kumain. Ano na tayo? Biyahe na ulit. Bigat ang dala ko. Anong oras na ba? Ang oras natin ay 1:57 na ng tanghali. Tuloy ang biyahe. Malayo-layo pa tayo. Yeah! Yan ang maganda, wala nang ganong araw. Para hindi ganong mainit, di ba? Dito na tayo sa Mendez, ang baluarte ni Daddy Oms. Shoutout kay Daddy Oms. Pupunta tayo sa lugar ni Daddy sa susunod. Yung nilinis nila kautol. Ganda no, no? Sarap mag-camping dun. Ang dami nakaparada dito. Ano ba meron dito? Wala ang Daddy Oms ah. Akala ko nasa pila ang Daddy Oms eh. Hinahunting ko ang Daddy. Nandito na tayo sa Mendez. Konti na lang makakarating na tayo ng Kampanalig. Ang tagal kong nawala. Namimiss ko na ang simoy ng hangin doon sa Kampanalig. Malamig ngayon doon. Dahil nga ayan, bare months, hindi December. Wow, luluwag na yung daan dito. Pumayag ni may-ari, bilhin yung lupa niya. Luluwag na. Inusod lang yung pader. Ilang million kaya nabili to? Lapit na tayo. Dire-diretso na to, tapos Alfonso na labas natin. Alam nyo naman yun, di ba? Lapit na. Yeah.
Salamat po. Ah, nakalabas na tayo ng Alfonso. Makikita na naman natin yung mga nakasabit na ano dito, ng mga kalabaw. Eh kalabaw, baka pala. Yan dito. Lapit na tayo. Medyo mainit itong ano ha. Sabagay, nakasigat ang araw. Pero dati pag mga ganitong buwan, malamig na dito eh. Ah, malamig na rin. Ayan, pag sumisiboy na yung ano, yung hangin, pag tumatama na sa'yo, malamig na. Sa wakas, nasilayan ko ulit ang boundary. Nandini na tayo. Batanggen nyo na ulit ako. Nandini na. Ah, salamat po. Opya. Okay. Dito na tayo. Wow, lamig na. Ang lamig na dito. Kita na naman natin yung magandang view. Sakto-sakto, masikat ang araw ngayon. Yun oh. Wow, ang ganda. Ah, asul na asul ang dagat ngayon. Ang ganda naman ang view dito. Swerte rin na may mga bahay dito eh. Kung sila, hindi sila natatakot sa landslide oh. Gilid na yung mga bahay nila dito. Gilid na yan. Oh, wala na, ginagawa na yung area kung saan tayo sumisilip ng magandang view dito eh. Ang dami rin palang ano, landslide na nangyari dito kasi dati nakikita ko yung green na green. Ayan, ngayon may makikita nyo mga brown yung ano, mga guwit-guwit na brown. Ayun, laki doon oh. Laki ng landslide. Delikado rin talaga eh, no? Kaya dapat wag ano yun yung mga puno. Kita nyo, may mga brown na guwit. Dati hindi ko nakikita yan eh. Puro kulay green talaga yan dati. Lakas ng bagyo. Bagyong ano yung Katrina tsaka Pepito. Yung Pepito hindi naman gaano tumama dito. Yung Katrina, ay oh, tama. Christine pala, yung bagyong Christine. Ayun yung tumama dito. Dito, tignan natin kung nalinis na yung lugar. Simula kasi nung bumagyo ng Christine, gabi pa lang ako nakaka-uwi dito, mga kapanalig. Hindi pa ako nakaka-uwi na umaga kasi nga umuwi na ako ng nabotas. Yung part dito, ayan, naitabi na yung mga lupa. Ayan, naitabi na pala yung mga lupa na nag-landslide dito sa gilid. Yun doon sa Tamayo, tingnan natin. Ayan, dito sa gilid oh. Oh, naitabi na rin. Daming bumagsak din na lupa dito eh. Buti na lang, hindi rin talaga tumama dito yung bagyong Pepito. Ah,
Diretso na natin to, wag na natin i-cut para makita nyo kung sakaling meron. Malapit na tayo. Woohoo! Iiwan ko na lang muna sa taas tong ano, tong box kila Kuya Luni tsaka isang bag ko. Bigat kasi, hindi ko kakayanin pag dinala ko lahat. Dito na tayo sa school ng Tamayo. Tingnan nga natin kung ano yung epekto dito. Yan o, dito pa lang nakikita ko na yung bagsak ng lupa eh. Ayun, mayan yung mga landslide o. Pero nalinis na rin, naitabi na. O, diba? Ayun, naitabi na o. O, ito hindi pa gaano. Delikado pa rin ito sa bagyo, itong taas na to. Delikado pa rin. Ah, nawala na yung dito. Nawala na yung checkpoint. Dito meron din mga landslide ng kaunti. Ayun naman yung mga area na ano, yung binakbak talaga, kaya nagkakaroon ng landslide. Yan, dito wala naman. Makakapal rin kasi mga puno dito sa ilalim, kaya mahirap talaga pag kakalbuhin yung lupa dyan. Pakadelikado. Ganda ng ano ngayon ah. Sarap tumambay ngayon sa kampanalig. Ganda ang sikat ng araw. I'm here. Parang nandito sila ano. Sila paring Hosili. Aray. Ah, nandito si Kanoy. Pero wala yung tricycle ni Utol, so kaya sila pumunta. May lock din yung ano. Saan ko kaya pwede iiwan to? Dito na tayo sa wakas. Dito pa lang. Ang sarap na, nasimoy ng hangin. Malamig-lamig na. May problema lang tayo. Walang tao dito. Kailangan ko yung loan eh. Wala tayong mapag-iwanan ng gamit. Di ko na makaya ibaba lahat to. Dito siguro kaya yung tatay ano. Tao kaya dito? Kila tatay? Parang wala naman tao. Ang dami palang mga bagong ano dito. Ano ng tubig. Tawag dito yung pinakakontador. Ito siguro kila... Kay paring Hosili. Ito kay ma'am ano siguro to. Jen. Jenny Lynn siguro to. Ito akin, pinapalitan namin. Gumagana pa din, oh. May gumagamit ng tubig. Grabe kasi binabayaran namin na, dati. Kasi dati 1.7. Tapos nagulat ako, lumagpas ng 2,000. Kaya sabi ko, pakitingin. Inayos na namin yung mga hose. I mean, inayos na nila Utol yung hose. Yung mga duktungan, kung merong leak. Inayos na. Ganun pa din. Mas lalong lumaki pa yung binayaran namin. Akin ba to? Ito bago to eh. Saka Ate Josephine to. Ito naka-stay lang yung kanila oh. Pero ito, umaandar pa din. Ano kaya problema na itong ano? Metro. Tingnan natin kung magkano yung bill ko ng tubig. Ito pala si tatay. Tay, dyan muna ako iwan ha. Yung iba kong gamit. Papakuha ko na lang mamaya. Walang tao dito ko kailangan eh. Nasaan kaya? Nasa baba? Ah, silang lahat? Ah, wala palang tao sa baba. Sige,
Iwan ko muna tong ibang gamit ko. Baba na tayo. Wala pala sila dito. Ah, nandun ata kila ka dede, nag-ano, nakamatis. May bababa ko muna tong mga gamit ko. Siniwan ko nga yung box doon kila tatay. Papasabay na lang natin kila utol. Wala rin tao dito kila ano eh. Kila... Ba't parang umaliwalas dito? Parang may... Ah, yung mga kawayan. Oh. Parang naalis yung mga kawayan, umaliwalas yung daan. Baba tayo. Wala pala akong kasama ngayon dyan. Mamaya pa yun, mga yun. Yung internet. Nawala din yung internet eh. Nakalimutan kong bayaran. Pinaasikaso ko muna kay Budang. Ngayon meron na yan. Tara! Ay mga nakasabit na yung mga ano dito. Mga ano ng tubig, yung mga hose. Nandiyan pala sila parang Hoseli sa baba. Kakarating lang daw kanina. Presko talaga dito. Sabi ko sa inyo, malakas lang hangin eh. Pag mga ganitong buwan. Baba na. Ang ganda ng tangke dito. May magandang ano para pang ano ng tubig, pang ipon. May nandin kailangan natin doon mga dalawa o tatlo. Para kung sakaling mawalan. Meron tayong ipon. Ba, sanay pa rin ang paa. Tingnan natin mamaya kung di sasakit. Ito yung mga puno na natumba. Panggatong na lang yan pag natuyo. Pero matagal pa yan. Hop. Tara. Dito tayo. Ah, may gumagawa pala ng kubo doon. May gagawa pala ng kubo. Kaya ganda ng kubo nila paring Hoseli oh. Ah, bababa ko muna itong gamit. Ah. Wow! Hello! Ang dami naman tuta. Kakatuwa buhay lahat. 1, 2, 3, 4. Pito ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito. Hello, Peklad! Peklad! Si wala kang kasama? Saan si Goncho? Lumano tayo sa loob. Anong nangyari dito sa mga solar? Oh, may solar din dito. Kanina itong solar nito. Kakapagod. Pasok mo tayo. Sa loob. Nakakamiss naman dito. Kamusta ang bahay? Okay pa ba? Wow, ang ganda ng gate. Wow, ang ganda ng gate. Oh. Amaya, tignan natin yan. Pasok muna tayo. Hello, I'm home. Dito na rin tayo sa wakas. Ayos tong ginawang bakod nila utol ah. Hanggang doon. Parang hanggang doon pa yung lupa natin. Hindi pa yan tapos. Ako na magpapatuloy niyan. Wow, ang ganda. Oh. Di ba may privacy na? Hindi na basta-basta pwede pumasok. So ginawa nila yung pinaka bisagra itong host mga kapanalig no. Yan sa baba, yung pinaka ano din. Kawayan. Ito yung tong lang. Ganda. Pansamantala lang yan. Doon muna tayo. Pahinga muna tayo sa loob. Yeah, sarap naman dito. Province life. Hindi ko na alam kung ilang days akong nawala dito mga kapanalig. Pero masasabi ko lang, iba talaga pag nandito ka. Iba ang simoy na hangin. Iba ang buhay probinsya talaga. At sa lahat po na naghihintay na umuwi ako, nandito na po ako sa Kampanalig. Hintay lang natin silang makabalik dito.
para makausap at makamusta at masamahan natin si Utol sa kanyang challenge. Kailangan ko lang talaga magpahinga kasi ang haba ng biyahe ko, mga kapanalig, no. Maliwalas, oh. Mahaba na yung damo pero ayos lang yan. Nakakatulong ayos sa pagani, sa pagpapatibay ng lupa dito. Peklat! Hindi na ata ako kilala ni Peklat. Pagkakita niya sa akin, hindi siya excited, eh. Uli na! Kumusta ka na? Ano yung mga anak mo? Hmm? Ikaw, Peklat. Hmm? Parang hindi ka excited nung nakita mo ako. Tagal ko lang nawala, ha? Hindi mo na ako kilala? Nasaan na si Concho? Ha? Peklat! Ah! Peklat! Muli na! Mm-hmm. Ito pala si Concho, eh. Hi, Concho! Kala ko saan ka galing. Kamusta ka na? Concho! 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 Inis ako ni Concho, ha? Yeah! Akyat muna tayo dito sa taas. Hugas muna tayong kamay. Ayos pa rin naman ang kubo. Kahit na ang lakas ng hangin dito, pinatunayan niyang matibay. Lalo na nung bagyong Christine. Check lang natin. Nandito naman si Junjun nun, tsaka si Utol na nag-asikaso dito. Kaya ayos na ayos pa rin. Malinis. Wala naman naging damage. Wala ba't may basag dito? Ayos pa din ang aliwala. Ayos. Ang dami palang alak niya, no? Ni Peklat? Lahat buhay, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito. Dami mong anak, Peklat. Ilan ba lalaki dyan? Ipamigay na natin iba. Wow. Natanggal na pala. Ah, hindi. Hindi pala natanggal to. Kailangan kabitan ko pala. Ayan, oh. Kakabitan natin yan. Sarap huminga-hinga. Bali, dalawa na entrance ngayon dito. Yung sa kubo, meron tayong pintuan. At syempre dito, pag rekta ka na sa bahay. Kung gusto mong rumekta sa kubo, dun ka papasok. Pero kung gusto mong rumekta dito sa pinakabahay, pwede ka dito. Ano ba maganda? Dalawa yung gate o pag-iisahin ko na lang? Pero okay na rin yun, no? Dalawa. Para hindi na mahihirapan ko sakaling inisip ko kung isasara ko yun. Ang pangit naman, kung magagaling pa dito tapos akyat pa dun, nakakapagod. Okay na yung dalawa. Saka pang samantala pa naman, eh. Marami pang pwedeng mangyari dyan. Nanood muna tayong TV. Nanood muna tayong TV. Meron ng wifi. Pagdating ko na ayos na budang, eh. Buti naman. Ang halaga ng wifi sa amin. Kailangan talaga yan. Bisitahin muna natin yung ibang area ng bahay katulad nitong taas. Tingnan natin kung sino-sino natutulog dito. Dito si Kuya natutulog, eh. Si Bloomy dito, si Kayumot. Ayan, naglalatag lang. At ano naman to? Bakit ang itim ng gin? Iniinom, eto ba mo? Eto ba iniinom nila dito? Ang itim ng gin, ah. Baka mamaya may dasal to, ah. Pag ganito yung kulay. At ito ata yung may gamot. Pinapahid nila sa katawan pag maano daw, masakit. May halo siyang bawang, ano yun, luya, tapos merong paminta. Hindi ba pampalaglag to? Mamaya nabunti si Junjun dito, naggawa ng pampalaglag. Ganun pa rin naman, wala naman masyadong nangyari nung bagyong Christine. Ngayon ko lang nakamusta kasi ngayon lang ako nakauwi, eh. Tibay talaga na itong ating pinakaharang sa hangin. Buo pa rin. Kahit may mga damage na, hindi siya basta-basta muibigay. Eh sinasabi ko, basta makapal yung mga puno dito sa baba, walang problema sa landslide, mga kapanalig. Pero kung mapapansin natin na yun, no, meron sa part na yun, no. Wala kasi mga puno dun sa part nung nakaraan, eh. Kaya may ano, turo ko ng turo. Hindi naman. Sanay na tayo dito. Medyo taglagas na ngayon, no. Dati ano na ano yung mga puno na yan, green na green. Ngayon parang nalalaga siya. Ganyan talaga pag December, eh. Tapos tutubo ulit yan pagdating ng mga summer. Di ba ako nagkakamali sa mga sinasabi ko? Pongkan! Ay, pala si Pongkan, no? Ngayon lang natin nakita. Pongkan! Laki na ang mga alaga namin dito. Nasa kaya yung anak niya, no?
Mahalaga dito kasi meron ding ano, maraming pusa dito. Hindi natin masabi, marami ding ahas, mga kapanalig, no. Kaninong brief 'yon? Merong brief. Tingnan yung brief na inano ni Idol. Kulay ano dati, ang kulay itim. Ngayon tingnan niyo, kulay ano na siya. Kulay parang naging gray. Malutong na rin niya pag kinuha. Hindi pa pala ulit namin nasasabit tong ano, binigay sa amin ni Ka Mario na Christmas light. Ilalagay dito sa unahan ng bahay para maganda sa gabi. Maliwanag tayo dito, Paskong Pasko na. Dito lang sa tapat to, tapos maglalagay lang tayo dito ng ano, ng pinaka extension para maramdaman natin. Kaso nag-uumi doon na, lilinisin ko muna. Nakakatakot isaksak, baka makuryente tayo. Diba? Mag-isa lang tayo dito, baka mamaya pag nakuryente tayo, wala tayo nga ng tulong. So ayan mga kapanalig, magpapaalam muna ako dahil nakarating na ako ng maayos dito. Hihintayin ko na lang sila mamaya at magbablog na lang ulit ako pagdating nila para makamusta ka sila. At makakulitan, makakwentuhan, kamustahin kung ano yung mga ginawa nila habang wala ako dito. Nakikita naman natin sa vlog, di ba, yung mga ginagawa nila. Pero hindi natin alam kung ano po yung mga ginagawa nila sa likod ng camera, kaya pagkukwentuhan namin yun. Sila-sila lang naman halos magkasama dito. Sila Kautol, si Kay Umot, si Paring Kanoy. Ang daddy, bigla akong nahilo. Bigla akong nahilo, promise. Di kaya high blood ako, bigla akong nahilo. Sa totoo lang, nakatayo ako, bigla akong nahilo. Kakatapos ko lang sa pag-i-edit. Kailangan siguro magpa-BP ako. Nahilo ako bigla. Titingin muna ako ng bawang doon sa taas. Nahilo ako, promise. Kaya bigla ako na paupo. Nung nakaraan yung hilo ko parang ano lang eh, basimple-simple lang eh. Pero ngayon, kumain pa ako kasi ng ano kanina. Tawag doon ulit yung baboy. Kailangan makapag-exercise. Mamaya pag ano, bukas akit ako doon. Magkapaalam na sana ako sa vlog eh, pero naramdaman ko bigla akong parang lalaglag. Parang gumaganon yung ano ko. Kailangan magpa-BP ako. Kakain muna ako bawang, sana may stock ng bawang dyan saglit. Dahan-dahan lang, titignan kung kaya ko. Nahilo talaga ako, seryoso. Ayan oh, medyo hilo pa ako. Delikado yun oh. Papabili ako kay Utol ng ano, tawag doon, pineapple. Dali. Seryoso. Parang hirap nung ganun, bigla kang maihilo. Yeah. Papaalam muna ako saglit nga. Ay nako. So, mga kapanalig, ito na talaga, papaalam muna ako dahil meron ako naramdaman. Update ko na lang kayo, chat-chat ko muna si Utol para pagbaba dito makapagpabili ako ng pineapple tsaka bawang. Gumaganon talaga siya, para ako babagsak, bigla ako napaupo. My goodness, masama yun. Sige po, hanggang mamaya na lang mga kapanalig, update ko kayo. Bye-bye, kita kasi na sa next vlog.